10 taon nang hinintay namin ng kapatid kong si Katrina bago kami ulit nagpakita sa pamilya namin. 21 na si Katrina eh. Hindi na siya mapipilit nila mama na tumira ulit sa poder nila. Graduate na rin siya sa kolehiyo at may trabaho na. Masaya at malaya na kaming dalawa. Hindi nila kami winelcome na may ngiti sa mga labi na inaasahan naman namin. Pinagalitan kami ng mga kapatid at pinsan nila mama at papa, lalo na ako. Mabuti raw at sinuwerte kami at hindi kami napano. Nang lumayas kasi kami sa bahay, 19 lang ako at 11 lang si Kit. Nagmakaawa kami sa truck driver na makikisakay kami hanggang sa Bulacan. Nagsinungaling ako na kaya kami lalayas dahil binubugbog kami nila mama. Ganoon din ang kwentong sinabi ko sa may-ari ng tindahang inaplayan ko para tanggapin niya ako sa trabaho. Akala ko nga hindi ako paniniwalaan ni Mama Yula. Malusog naman kasi kaming tignan ni Kit. Walang sugat, pasa o anumang palatandaan ng pang-aabuso. Kaya kuntodo ang iyak ko nang tanggapin niya ako at inalok na doon na rin kami tumira ni Kit sa kanya. Siya ang nagpaaral sa aming dalawa. Ang kapalit lang ay ang pagbabantay sa tindahan at pagtulong sa gawaing bahay. Minahal namin si Mama Yula. Siya na ang tinuring naming magulang. Kaya masakit sa loob namin ni Kit na magsinungaling sa kanya. Mabait naman talaga siya eh. Pero hindi namin alam kung paniniwalaan niya kami, kung sasabihin namin sa kanya ang totoo. Hindi talaga kasi totoo na sinasaktan kami ng pisikal nila mama. Kahit kailan hindi nila kami sinaktan. Mabait talaga sila mama sa amin. Mahal na mahal nila kaming dalawa at sunod pa lahat ng mga gusto namin. Pero hindi na namin masikmurang magkapatid ang ginagawa nila sa ibang tao. Nang lumayas kami, nag-aaral silang dalawa ni Papa na mangkulam. Tinuturuan sila ng matandang babaeng nagtitinda ng suman. Kung sino-sino ang pinagpapraktisan nila, lalo na yung mga taong hindi nila trip. Katulad nung math teacher ni Kit. 82 lang kasi yung grade ni Kit sa kanya. Pero aminado naman si Kit na hindi talaga siya magaling sa math. Makailang ulit niya ring sinabi kila mama na siya ang may gustong magpaiwan para maturuan pa siya ng teacher niya. Ilang beses ko ring nakausap yung teacher at mabait siya. May concern sa mga batang tinuturuan. Pero minasama yun nila mama. Para sa kanila, yung pagre-remedial niya kila Kit ay nagpapahiya sa kanila ni Papa. Para sa kanila, hindi siya effective na teacher kung hindi natututo lahat. Ang katwiran nilang dalawa, bakit sa mga klaseng hawak nila, walang bumabagsak, lahat natututo. Aksidente lang naming nakita ni Kit ang ginagawa nila. Gabi noon at pagdating nila galing sa trabaho, nagkulong na agad sila sa kwarto. Kaya lang hindi nagtagal, dumating sila tita. Eh nakalimutan ni Papa na ilak ang pinto ng kwarto nila. Kaya nang mapadaan si Kit doon, nakita niya yung maliit na altar kung saan sa gitna nun, andoon yung picture ng math teacher niya. May mga tulo ng kandila sa labi. Nang tawagin ako ni Kit at nang makita ko yun, nagkakutob na ako. Pero alam niyo yun, in denial ako. Hanggang sa kinabukasan, ibinalita sa akin ng kapatid ko na nasa ospital ang math teacher niya. Namaga at may nanaumano ang bibig nito. Alam na agad naming dalawa na may koneksyon ang nangyari sa ginawa nila mama sa litrato. Kaya kinumpronta namin sila. Ang hindi namin inasahan, umamin sila agad. Binigyan lang naman daw nila ng leksyon yung teacher.
para umano mas galingan pa nito ang pagtuturo. Mula nun, nakaramdam na kami ng takot ni Kit sa kanila. Lalo na at nang malaman namin yun, inilabas na nila yung altar. Hinahayaan na rin nilang maglabas-masok yung matandang babae sa bahay namin. Pagkatapos nun, mas lumala sila mama. Pag may nakakaaway sila o kaya hindi lang nakasundo, pinagpapraktisan nila agad. Sa mga panahong yun, nagmamasteral silang pareho. At yung professor nila na binigyan sila ng mahirap na research, ikinulam nila. Kahit yung nagdi-deliver sa amin ng tubig na hindi lang nakapunta sa araw na tinext nila dahil may sakit ang anak nito, ikinulam pa rin nila. Kawawa si Kuya Dennis. Hindi rin nagtagal, marami ng tao ang nagpupunta sa bahay namin at binabayaran na sila para mangulam. Sinikmura ko lahat ng yun. Ang pinangako ko sa sarili ko, makatapos lang ako ng kolehiyo, may trabaho man ako o wala, aalis na kami ni Kit sa poder nila. Kaya lang isang tanghali, maaga akong nakauwi at naabutan kong umiiyak si Kit sa kwarto. At ang ibinalita niya ang naging dahilan kung bakit nagpa siya akong lumayas na kami agad-agad. Namatay si Kuya Dennis, yung nagdi-deliver ng tubig namin. At sinong nagsabi kay Kit? Sila mama. Proud na proud sila. Dahil malapit lang naman ang bahay ni Kuya Dennis sa amin, pinuntahan namin ni Kit ang lamay niya. At doon nakausap namin ang asawa niya. Nakwento nito na nang hindi nag-i-improve ang kondisyon ni Kuya sa ospital, nagpa siya silang ipaalbularyo siya. At doon nila nalaman na kinukulam si Kuya. Mag-asawa daw, Neng. Mag-asawa daw ang kumulam kay Dennis. Alam niyo kung ano yung pinakamasakit. Dahil lang umano sa nainis sila sa kanya kasi naubusan sila ng maiinom. Eh, hindi lang naman si Dennis ang nagdi-deliver ng tubig dito sa atin, diba? Pag-uwi namin, nasa bahay na sila mama. At kinumpronta ko sila. Sinabi ko lahat. Tinanong ko sila kung masaya na ba sila. Pero imbis na sagutin ang tanong ko, may pinakita sa akin si Papa. Nagsindi siya ng lighter at hinipan niya yung apoy na napunta naman sa palad niya. Lumaki yun ng lumaki na parang singlaki na ng bola ng basketball. Tapos ipinasa niya kay Mama. Naglaro silang parang bata. Tapos nagsalita yung matandang babae na nasa kusina pala. Eh, hindi magaling yung albularyong nilapitan nila eh. Kaya ayan, nabawasan siya tuloy ng kapangyarihan. At dahil hindi natanggal ang kulam, lumakas ang mga magulang nyo. May kontrol na silang isang elemento. Bago kami lumayas, sinunog ko lahat ng pictures namin ni Kit. Pati mga luma naming damit. Lahat ng gamit na may kaugnayan sa amin. Hanggang sa mga unan, kumot, basta, lahat. Pati mga gamit namin sa school. Siguro natatanong nyo, bakit pa kami nagpakita? Bakit pa kami bumalik? Gusto kasi naming ibuko silang dalawa sa mga kamag-anak. Napaisip kasi kami nang mabalitaan namin na namatay na yung isang ate ni Papa. Sa tita namin yun nakapangalan yung lupa nila Lolo. At matagal nang gustong kunin ni Papa yung share niya sa lupa kahit nung nasa poder pa nila kami. Eh kaya lang ang sabi ni tita, isinanla sa kanya ni Lolo yung lupa at hindi pa rin yun natutubos. Unless bayaran nila Papa yung buong halaga ng pinagsanlaan, hindi siya magbibigay kahit isang pasong lupa sa kahit sinong kapatid niya. Kaya nang matapos kaming dakdakan, kami naman ang nagsalita. At hindi nga kami nagkamali ni Kit. Umiiyak kasi yung bunsong anak ni tita nung tumakbo siya sa loob ng bahay namin at pumasok sa mga kwarto. Nakita niya yung altar.
Kahit kasi galit ako kay la mama noon, nakikinig ako sa mga pinagsasabi ng matandang babae. At tandang-tanda ko na sinabi niya na hindi pwedeng tanggalin agad yung picture sa altar hanggat hindi pa nagtatatlong buwan mula nung kinulam. Eh dadalawang buwan pa lang mula nang mamatay si tita. At hindi nga ako nagkamali, nakita nilang lahat yung altar. Andoon yung picture ni tita. Kaya nalantad na yung sikreto nila sa buong angkan namin. Yung altar kasi hindi pang Katoliko, Buddhist o anumang kilalang religion. Yung itsura ng altar, may iba-ibang bungo ng hayop, may mga itim na kandila at may mga manika. Marami ng pera sila mama. Mas malaki ang kinikita nila sa side hustle nilang mangulam kesa sa pagiging teacher. Pero silang dalawa na lang ni Papa ngayon. Nilayuan na kasi sila ng lahat. Hindi ko lang alam kung dahil sa takot o galit. Pero pwede ring pareho.